Panukalang batas na gilayong ideklara ang buwan ng Oktubre bilang Children's Month, aprubado na sa Kamara. Kasabay nito ay natalakay rin ang lumalalang problema ng mga batang lansangan o mga street children sa mababang kapulungan ng Kongreso. Alan Tamundong magbabalita. Aprobado na sa committee level na mababang kapulungan ng Kongreso ang House Bill 1641 ni Tarlac Representative Susan Yap na naglalayong gawing Children's Month ang buwan ng Oktubre sa bansa. Kasabay ng pagkakaaproba nito ay ang pagtalakay sa kapakanan ng mga bata na nasa lansangan o mga street children. Ayon kay House Committee on Children's Welfare Chairman at Zamboanga del Sur 2nd District Representative Aurora Enerio Cerilles, isa sa mga dapat anyang paglaanan ng pansin ng pamahalaan ang problema sa mga batang nagkalat sa lansangan. Hindi na ito na-address. Sabi ko nga kanina na we'll start with Metro Manila kasi nandito naman lahat talaga ang more on street children kasi maraming nagtatanong bakit dumadami. At saka meron ba tayong mga centers talaga for this yung programa para sa street children. Dagdag ni Cerilles, isaan niya sa mga dahilan ng pagdami ng mga street children sa Metro Manila ay dahil na rin anya sa matinding kahirapan. Ganun pa man, sa kabila nito ay magsasagawa pa rin ani Cerilles ang kanyang komite ng investigasyon kung may kinalaman dito ang ilang syndicate group sa bansa. Well, I've been hearing about that. Hindi lang sa pelikula ha, but you know, ang dami kasi bakit nababalik? Bakit bumabalik? And I think involved din ang parents eh, because they allowed it also. So, kailangan talaga na strengthen natin. LGUs, DSWD, at saka kapulisan. Yung tatlo na yan. Sa panig naman ng DSWD, anihag ni Council for the Welfare of Children Deputy Director Maria Elena Caraballo, wala naman anya silang matibay na ebidensya o pag-aaral kung meron ngang kinalaman ang ilang syndicate group sa patuloy na pagdami ng street children sa bansa, lalo na sa Metro Manila. Hindi naman nakikita na sobrang laki nung ano na para maging dahilan. Pwede na hinihingan sila ng tong o kung sino man, ganyan. No? Pero yung sabihin natin na sila ipakawala ng sindikato, hindi po namin, hindi po kasama doon sa mga nakitang sa pag-aaral. Dagdag pa ni Caraballo, di naman daw dapat ding isisi sa DSWD ang problemang ito dahil may mga programa naman anya ang ahensya na tumututok sa mga batang nasa lansangan. Hindi po, alam niyo po, ang DSWD ay ahensya ng pamahalaan na talagang tagasalo ng mga concerns ng lipunan. No po? Kung saan meron tayong problema, ay naroon sila. Ganon ang ano ang pangyayari, no? Kaya po hindi naman dahil nagkulang ang DSWD, ginagawa nito ang kanyang lahat ng magagawa para tugunan yung mga kailangang tugunan. Panawagan kapwa ni Congresswoman Cerilles at ng DSWD sa publiko na iwasang magbigay ng anumang tulong o limos sa mga bata na nangihingi sa mga sasakyan at lansangan upang tuluyan na anilang matuldukan ang ganitong uri ng pagpapahirap sa mga kabataan. Para sa Newsline Philippines, Alan Tamundong, Sunshine Media Network International.